Hello guys and welcome back ulit to our channel. Bali ngayon, magdi-DIY muna tayo. Kumbaga, gagawa tayo ng shelf bracket dito sa aking pinaka-wall. Kasi kita nyo guys, plain na plain siya. Halos, kumbaga, wala siyang kabuhay-buhay. Pagka walang siya bracket, then purpose na rin yun para mapatungan natin ng mga picture frame or mga base. Bali, meron pa naman kasi akong mga tabla or plywood na tiport doon sa aking bodega. Kaya yun na lang ang gagawin natin. Bale, na ito guys yung excess ko pang plywood. Pagagandahin na lang natin siya, pipinturahan na lang natin. Ito yung nasobra ko nung gumawa ko nung cabinet sa aking kitchen. Ayan. Bale, ito siya. Ayan, papakita ko sa inyo kung paano natin siya pagagandahin. Yung gantong klaseng plywood. Then after ko siya guys malagari or mabaak sa gitna, mahati. Lalagyan ko siya dito ng quarter round para meron siyang design, yung pinakaunahan niya. Then, babalutin ko rin siya ng pinaka liston para magmukha siyang tabla. Then, pag pininturahan natin, buo na siyang tignan, hindi ganitong plywood pa. Tsaka, mawala yung kanya mga, kumbaga, himulmul ng plywood. Bale ito guys, yan, naputol ko na siya. Ito, lalagyan ko siya ng ganito. Yan, yung liston guys. Bali ito, binili ko na nung cut na siya sa uno ang laki niya. 1 by 1 half by 10 ang haba niya. Then, ilalagay ko siya dito ng ganyan guys. Yan. Para magmukha siyang tabla. Yung mga yan, yan. Okay lang naman yan na mayroon mga ganyan guys. Kasi, pipinturahan naman natin siya. Then, lalagyan natin siya ng masilya para maging makinis siya. Kaya okay lang yan. Bali ito guys, yung corner niya, lalagyan ko muna ng ganito, liston. Parang ganyan siya. Then, lagyan ko din siya ng whale wood, yung pinakapandikit niya. Para pag nailagay natin yung itong liston, hindi siya angat kasi pag pakulang, minsan ang tendency niya, magkakaroon siya ng crack doon. Yung sa kahit sa pintura, papangin siya pagka kitang-kita yung pinaka-crack niya. Ayan, lalagyan lang natin siya ng glue or whale wood. Yan yung pinaka-wood glue niya. Kalimitan, stick well lang nila gagamit sa ganito guys. Make sure lang natin lahat makocoat nung whale wood yung ating buong kahoy. Yung paglalagyan natin ng pinaka liston. Yan guys. Then pagpapako naman guys nung ating liston dito guys, ang magagamitin natin guys na pako, kumbaga yung finishing na, ibig sabihin nun yung wala na siyang ulo kasi para lusot na siya doon sa ano, sa ating pinaka liston, kumbaga hindi nababakat yung pako. Kasi pagka merong ulo or hindi finishing yung ginamit nating pako, ang tendency niya pag nagkalawang yung ating pako, kitang kita doon sa ating pintura. Then guys, pagka dapat lagi kayo may reding basahan kasi may tendency talagang lumabas yung mga excess na whale wood. Para pupunasan nyo na lang siya guys. Lalabas na pa ako, ating ibabaon, kumbaga lubog na lubog siya. Para pamasilyahan din natin yung pinakabutas na yon.
Ayan guys, parang ganyan yung mangyayari sa kanya. Ayan, lalagyan natin ng pinaka liston yung bawat gilid. Lahat yan, lalagyan natin para maganda. Tapos ito guys, ayan, okay lang na meron siyang ganyan labas. Gagawin natin dyan, kakatamin natin para pumantay siya na maging kagaya nito. Yung mga butas na yan, okay lang yan guys, kasi after natin ito malagyan ng masilya, hindi na yan makikita. Bale, ito naman guys yung ano, yung quarter round. Siya yung ilalagay naman natin or itatapal doon sa pinakaunahan para meron naman design yung unahan niya. Pagka kasi ganito, pwede nung tayo gumamit ng router. Ito ng quarter round ng ating lalagay. Lalo na kapag wala tayong router para maglagay ng design doon sa kahoy. Ah, ito siya guys. Bale, siya yung nasa unahan. Yan, para magandang tignan yung ating pinaka shelves. Meron siyang design. And guys, bali binalot ko na siya ng liston tsaka quarter round yung unahan. Parang yan, ganyan ang magiging itsura niyan. Then kakatamin ko na lang o wood planer itong mga excess na to. After kong katamin, ano ko na siya, liliyahin para mawala yung mga himulmul ng ating plywood. After nun, lalagyan ko siya ng primer or flat. Pagkatapos ko siya i-flat, tsaka ako siya lalagyan ng masilya. Kasi, kaya nilalagyan ng flat para dun kumapit yung masilya natin, hindi mabakbak. Para mawala yung mga, ayan. Tapos guys, halimbawa, ang ating pakong ginamit, hindi naman siya finishing. Okay lang din yun. Basta gagawin natin, ayan. Ilulubog natin siya para matakpan siya ng masilya. Yan, gagawa ako ng ilang ganito before tayo magmasilya. Yan, puro ganyan ang gagawin ko para sa ating shelf bracket. Eto guys, bali kakatamin ko siya. Kasi wala naman akong planer, kaya ito na lang katapos. Hanggang sa... Yan. Hanggang sa pumantay siya guys doon. Ito lang gamit ko. Mabilis lang naman to kasi hindi naman ganun katigas itong ating liston, kaya mabilis lang siyang katamin. Ayan guys, oh, kada padaan naman ng ating katam, may nadadala naman siya, kaya mabilis lang siya na siyang mapapanipis. Ayan guys, naipantay ko na siya dito sa pinaka edge ng ating plywood. Okay lang kung minsan merong lubog o lampas kasi makukuha naman yan ng ating masilya. Madadala naman siya yan. Agayan yan yung ating plywood. Ayan. Meron mga ganyan. Walang problema yun guys. Kaya ng masilya yan. Basta tapos isasandpaper naman natin to ngayon para before natin i-primer. Para mawala yung mga gaspang niya. Ayan. Nalehan na rin namin siya. Ayan. Baligan niya siya guys. Pag nalehan na. Ayan. Makinis na siya. Ayan. Halos wala na siyang kumbaga yung mga himulmol. Then, ayan guys, yan yung pamangkin ko. Yan yan nagleleha. Katulong niya ako magleha. Ayan. Pangiti-ngiti pa. Then, paprimer na natin to guys. Lalagyan natin ng primer. Kasi dapat varnish ang gagawin ko kaso masyadong matagal ang preparasyon ng varnish. Magkailangan pa natin din ng wood stain para gumanda ang kulay. Tapos, sa sanding sealer pa natin, tapos matagal ito, pintura na lang gagawin ko para primer na lang, then mamasilyahan na lang bawat isa, tsaka may bata kami kaya masyadong maamoy ang varnish. Pero to, makintab din to kasi lalagyan ko ng liquid 10 yung after kong pinturahan, yung gloss nya hindi mawala, kaya okay na yung pintura, bagi merong liquid tile. Ayan, yung pamangkin ko tatawa-tawa habang nagleleha. Ito pa nga pala guys, isa pa, ayan. Compare nyo yung kaninang plywood, kung gano'n siya ka pangit, kala mo hindi na siya papakinabangan. Then ito, yung nalehan na. Lalo pa guys, pag ito'y na masilyahan na tsaka napinturahan na, mas mapapaganda natin siya. Ipapakita ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea, kahit yung scrap na plywood lang, pwede nyo siyang gawing shelf sa bahay. Kahit kayo, kaya nyo nang gawin. Ayan. Sa babalutan nyo lang siya ng ganyan liston guys, para hindi siya
Ayan, pag kasi walang balot, ayan, kita nyo yung pagka-plywood nyo, oh. Yung kanyang dulo, ayan. Pangit. Compare nyo dito, guys. Magmumukha siyang solid. Kala nyo, tabla. Lalo na, guys, pag ito ay napinturahan na, tsaka na masilyan, kasi hindi na makikita, guys, yung mga, anong yan, yung guhit na yan. Kahit varnish or pintura ang gamitin natin, masilyahan natin yan, guys. Bale, ito yung guys yung gagamitin kong pamprimer nya. Yung liquid tile primer white. Ito, pwede rin to sa bakal. O, basta sa kahoy, pwede rin to. Pinaka-primer nya. Ito kasi mga sobra ko lang sa project ko. Itong mga gagamitin kong lalo na itong mga pintura. Pwede naman guys, kung wala kayo ng gantong liquid tile na to, pwede kayong gumamit ng flat na enamel, flat enamel. Kasi yung latex, pang simento yun, pagkakahoy tsaka bakal, ang gagamitin natin yung flat enamel. Pero ito, pang primer to sa bakal tsaka sa pinakakahoy, pwede to. Eto guys, pwede naman kayong mag-apply nito gamit ang brush or baby roller. Pero sa case na to, brush lang ang gagamitin ko. Medyo gagamit kayo guys ng face mask kasi ang amoy nitong pintura, kumbaga, masyadong matapang or hindi rin maganda sa ating kalusugan. Yan, after nitong flat na i-apply ko, patutuyuin ko siya, then liliyahin ko ng medyo manipis lang naman, yung parang para lang matanggal yung mga haspi or yung bakat ng brush. Pero kung liyahin na hindi naman siya totally tatanggalin yung flat, baga medyo para mula yung gaspang. Tapos saka ako lalagyan ng masilya, and after nun liliyahin ko ulit para matanggal yung excess ng masilya. Doon, after nun, kung masilyahan, tsaka ako siya, ilalagay, i-apply na yung pinaka kulay niya o yung pinaka pintura niya talaga. Yan naman, kahit manipis lang ang pahid natin, ang purpose niya ang primer guys, para lang kumapit yung ating masilya at tsaka yung ating pinaka pintura, medyo tipid tayo tsaka kumapit na rin. Siya yung pinaka, yun ang purpose ng primer. Yan. Pinapahidan ng pamangking ko kaso napakalate ng magpahid. Yan. Pagtuyo niyan guys, medyo papadaan natin ng sanding paper. Yung manipis na kahit mga yung 1000 na ang number ng sanding paper para hindi mabura yung ating pinaka primer or matanggal. Kumbaga tatanggalin lang natin yung mga gaspang niya kasi hindi na yun may lalo ganito outside tayo nagpapatuyo, hindi natin minsan maiwasan may didikit na kulisap or mga gabok para mawala. And guys, bali, lagyan natin siya ng primer, then patutuyo na rin natin. After nun, medyo padadaan natin ng kotileha, then kumbaga mamasilya natin, kung totally lahat siya, mamasilya natin. Alitawag nga ng ibang pintor, babatakan. Yan, babatakan natin ng masilya, kumbaga lahat, hindi yung ano lang para kumbaga maganda ang pantay niya. Kasi pag yun lang bawat butas lang, minsan kita rin na bakat sa pintura, sa pagfinish na yung mga part na nilagyan lang ng masilya. Yan, bali, namasilyahan ko na siya. Pagka masilya natin at tuyo na yung kanyang masilya, nakikita nyo yung mga konting guhit-guhit na yan. Yan, yan. Iliyahin natin yan para yung mga excess na masilya, yung mga guhit, yung bakat, mawala. Then, hindi naman natin siya totally liliyahin na madiin. Kumbaga, padadaanan lang natin ng ganyan. Yan. Para lang kuminis siya lalo. Yan. Yan, ganyan mangyayari sa kanya. Yan. Finish na siya. Although, may natatanggal na konting primer, okay lang yun. Kasi, kumbaga, para pumantay siya. Yan. After nun, guys, na malayahan natin, pwede natin siyang pupunasan muna natin siya, then pwede natin siyang pinturahan ng ating kung anong kulay yung gusto natin. Ang ginamit ko nga palang masilya dito yung glazing putty kasi kahoy nga siya, kaya yun ang pinaka pinang masilya ko siya.
Then, ang gagamitin kong pintura dito ay itong, ayan, yung caramel brown na QDE or quick dry enamel. Enamel siya kasi kahoy ang ating pagpapahiran. Ayan. Ayan, bali, nalayha ko na siya kaya medyo makinis na siya. Then, napunasan ko na rin para yung mga gabok, pwede natin siyang pinturahan. Yung pintura, guys, before natin siya ipahid, kailangan, ayan, kumbaga, halong-halo siya. Make sure nyo na yung thickness niya ay maganda na. Kasi, nag-iiba rin yung kulay pagka hindi maganda ang halo ng pintura, kumbaga hindi siya halong-halo. Halimbawa, itong brown. Kung halimbawa dark din, hindi natin halong maigi, minsan pagpunas natin, light, habang tumatagal, nag-iiba yung kulay kasi yung pinakakulay niya nasa ilalim, kaya maganda halong-halo itong pintura before natin i-apply sa mga paglalagyan natin. And dito naman pagpipintura, ang pang-apply ko sa kanya, itong paintbrush na lang. Although pwede din naman roller, pero sa akin paintbrush naman kasi di naman siya ganun kalapad or kalaki yung ating pipinturahan. Then pagpipintura guys, yung isang stroke lang, huwag natin yung idadami ng kung saan. Isang stroke lang kung pataas or mababa pababa lang. Kasi makikita babakat yung brush niya pagka maraming direction. Yan, bali ganyan lang guys. Bali hindi naman ako professional na painter pero kahit papaano may nalalaman ako sa pagpipintura. Kaya kumbaga gusto ko rin ibahagi sa inyo para kung gagawa kayo ng kung anumang pinturahin sa bahay kahit papaano magagawa nyo ng kayo lang na hindi na kayo nakakuha ng pintor. Kaya syempre mahal din naman ang bayad sa isang pintor. Yan, bali, tapos ko na siyang pinturahan. Bali, naka almost second coating ako dyan, pero kita niyo naman, okay na siya. Nasa sa inyo naman yun, kung gusto niyo, meron pang third coating kung medyo napupusyawan pa kayo sa kulay. Ayan. Tignan niyo siya, guys. Compare niyo doon sa dating plywood lang. Yan, no. Yung itsura niyang dating niyang plywood, then sira-sira na siya, ayan. Pwede pa natin siyang ma-restore. Gamit lang ang masilya, then pintura. Tignan nyo, ayan. Kung gaano siya kakinis, hindi nakita yung pinaka sira nung pinaka plywood niya. Then after kong pinturahan, lalagyan ko na siya ng pinaka top coat. Ayan. Ito yung gagamitin kong top coat niya, liquid tile na clear. Purpose nitong top coat para magmukha siya lalong gloss. Then yung mga gabok mabilis siyang matatanggal or mapupunasan lang natin siya. Kumbaga, dudulas lang siya. Compare sa pintura, minsan nadikit yung mga dumi, gabok. Para, mabilis siyang malinisan, kumbaga. Tapos, ayan, ayan. Ihalagyan ko nito, guys. Kasi, after ko siyang pinturahan, isinasabit ko siya. Kaya ako siya sinasabit, compare sa nakapatong lang, hindi siya prone sa gabok. Kasi, pag nilalagyan siya ng mga alikabok or mga buha-buhangin, may tendensing maging magaspang siya, eh, medyo pakit pagka ganun. Kaya, after ko siyang pinturahan, isinasabit ko siya. Itong ating top coat, ito na yung pinakalas natin na i-apply dito sa ating kahoy. Pwede din siyang gumamit kayo ng roller or brush. Pero sa akin, mas kompante kasi ako pag brush ang gagamit kayo kahit sa pagpipintura. Yan. Lalagyan lang natin siya. Kumbaga, papalibutan lang natin. Para yung gloss niya ay hindi mawala. Last na ito. Then, after nito i-top coat ko, okay na. Pwede ko na siyang ikabit sa wall. Sa pagmamount naman ito, gagamit lang ako ng gantong shelf bracket. Kasi, wala na ako nabili nung hidden bracket or yung floating bracket na para kumbaga walang kitang naka ano sa kanya, naka bracket sa ilalim. Yung baga kala mo naka lutang lang siya.
Kaya ganito lang shelf bracket ang nabili ko. Almost 10 pesos lang yung kuha ko sa kanya, ayan. Bale, ito na lang gagamitin ko. Pag mamount nito, gagamit na lang tayo ng torque, syempre, para do sa wall. Then, yung black screw na ang ginamit ko para flat yung kanyang pinaka head or ulo nung ating screw. Kagandahan nun, pag flat, lapat na lapat siya, ayan, ganyan. Hindi siya, kumbaga, nakulbok. Kasi nga, wala ako nakuha nung hidden bracket. Na kasi, yung hidden bracket, ang kagandahan nun, para siyang ganito, guys. Ayan. Para siyang ganyang metal, then, bubutasan ko lang ito. Then, nakalagay na siya dun sa loob. Wala siyang makikita ng ganito. Ito nga pala, yung buo na, ayan. Nakalagay na yung bracket niya, then, i-fix ko na lang siyang ganyan sa wall. Dito. Then, okay na siya. Okay. Drill natin. Ginuhitan ko na nga pala yung wall niya. Kung saan ko ipopwesto. Yan. Bali, niligyan ko na siya ng marking. Ito, pagka lalagay natin ito, gagamit niya yung gantong level bar para pantay baga yung ating pinaka shelves. Kasi, mas sigurado tayo pagka gantong may level bar. Bali, ginawa ko na muna, guys. Kinabit ko na muna siya dito. Para pag mamarking natin or pagkakabit nito, mabilis na. Tapos, ito na yung guhit nung ating nilevel bar. Ayan, tatapat lang natin doon sa ilalim para siguradong pantay siya. Then, ayun yung butas niya. Lalagyan lang natin ng marking para doon natin i-drill. Ayan, di-drill lang natin yun yung ating nilagyan ng marking. Drill natin siya. Bali, nilagyan ko nung marking yung drill. Yung ating pinaka-drill bit para hanggang doon lang yung ating yung haba ng tox. Para hindi masyadong malalim at lumubog yung ating pinaka-tox. Kasi hindi rin maganda pagka lubog na lubog yung tox natin. Then, before tayo mag-drill, importante, maglalagay tayo ng goggles or kahit anong protection sa ating mata. Kahit gantong sunglasses lang. Okay na siya. Huwag lang matilabsikan ng mga debris or mga alikabok yung ating mata. Okay, drill natin yung ating nilagyan na marking. After natin i-drill, lalagyan natin yung ating pinaka-tox. Size nito yung tox ito, number 6 lang. Ayan. Okay, nakabit natin yung mga tox, then kabit natin itong ating pinaka-shelves. I-screw lang natin siya. Ito naman, matibay na siya kasi yung bracket na yon talagang pang shelf siya. Kaya sigurado tayong matibay yung ganyan siya. Pinaka-shelves. Yan, matibay na naman siya, oh. Kahit mabigat yung ating ipatong. Then, iscrew ko na yung ibang shelves para okay na tayo. Yan, bali guys, okay na yung ating shelf bracket. Yan, okay na yung ating pinaka mga shelves. Sana, meron na naman kayo natutunan sa video to. Kung paano gumawa ng gantong shelf sa pagitan lang ng mga scrap na plywood or yung mga patapon na ating mga kahoy sa bahay. Tsaka mas maganda nga pala kung lalagyan natin siya ng pinlight. Then,
Yung dalawa doon, lalagyan ko pa siya ng additional, kumbaga apat pa yung nagawa ko. Pero okay lang yan. Halos ganun lang din naman yung procedure. Then, kung meron kayong mga tanong or question, sulat nyo lang sa ating comment. Then, huwag nyo rin po kalimutan i-like ang video to. Then, subscribe na rin kayo sa channel ko. Bago ko nga pala tapusin tong video to, shoutout muna kina Ruel Garcia ng San Jose del Monte, Bulacan, Christian Gon, Sunny Manliges, Alfredo Toyoto, at kina Snuff TV, Ning Deloy, Totski Bell, Sir Anthony Buloy, Roel Aquino, Ma'am Elstrap, Sir Island RC Duke, MJ Sniper, Julio Cine, at kay Sir Carl Joseph Orculio. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta sa video ko, at God bless po ulit sa inyo lahat.